She loved him so much, and knowing that he still loved her after all that happened, there was no way she was ever going to let him go again. She would love him with all her might. Edward, marami talagang gwapo ron sa alcove, ha? Kapag wala akong nasilayan doon na kahit isang gwapong nila lang idedemanda kita. Subukan mo lang. Pero syempre may tiwala ako sa vision mo because you're my dearest boss. Ganyan nga, sambahin mo ang kayamanan ko. Napapangiti si Alena habang pinapakinggan ang usapan ni na Edward at Ella. Kasalukuyan silang nagbabiyahe patungo sa The Alcove, ang private resort kung saan gaganapin ang high school reunion na inorganize ni Marty. Speaking of the guy, pinabilib siya nito sa dedikasyon nito na makuha ang atensyon ng bato-batong puso ni Edward. Nang nagdaang araw kasi binigyan pa siya nito ng script kung paano niya makukumbinsi si Edward na sumama sa reunion na yon. Hindi niya alam kung matalino si Marty o talagang minsan ay may pagka-eng-eng lang si Edward, kaya pinatulan itong kalokohan ng lalaki. Gayunman natutuwa siya na nakawala si Edward sa apat na sulok ng opisina nito. Napakunot-noo siya nang ilabas ni Edward mula sa dala nitong overnight bag, ang laptop nito. "Ba't dala mo yan?" tanong ni Daniel, na in character pa rin sa pagiging dakilang driver nito. "Bakasyon ang punta natin sa The Alcove, hindi business conference. Ikaw lang ang bakasyon ang dahilan ng pagpunta ron. Sinamahan ko lang ang mga alaga ko at baka kung saan makarating kapag napaligiran ng mga gwapong lalaki." Mula sa passenger seat ay nilingon sila nito. Katabi niya sa backseat sila Ella at Liam. "Okay lang kayo, Rian?" tanong ni Edward. "Oo," sagot niya. "Ako hindi," wika ni Daniel. Inihinto nito ang sasakyan sa gilid ng highway. "Nahihigop ng kakisigan ko ang radiation ng laptop mo. Kaya dun ka sa likod. Magpalit kayo ni Liam ng pwesto." "Anong karapatan mong utusan ako ng ganyan? Driver lang kita," pagtataray ni Edward. "Please." Napalunok si Edward. Bumaba ito ng sasakyan. Dahil si Ella ang nasa tabi ng pinto ng backseat, ito ang bumaba upang bigyan daan ng amo. May pumasok na kalokohan sa isip niya, kaya isinara niya ang pinto at inilak iyon pagsakay ni Edward. Sa passenger seat tuloy na pilitang pumuesto si Ella dahil hindi kumilos si Liam para makipagpalit ng pwesto. "Ang bad mo," sabi ni Ella sa kanya. "Ayaw mo nun? May gwapo kang katabi." "Oo nga no. Thank you ha." Pagkasabi niyon ay nakangiting bumaling ito kay Daniel. "Liam na pala ngayon ang pangalan mo." Nakasimangot na sabi ni Daniel kay Ella. Hindi tumatabi si Liam sa mga playboy. Nilingon nito ang kaibigan at co-writer. "Diba Liam?" "Oo. See?" Sabi ni Ella nang bumaling uli ito kay Daniel. "Let's go na." "Sabi nang hindi ako playboy eh." Binuhay uli ni Daniel ang makina ng sasakyan. "Oh, yung seatbelt mo miss, pakikabit po." Ngunit bago pa man makakilos si Ella, ay inunahan na ito ni Daniel na ikabit ang seatbelt nito. Gulat na gulat si Ella. "Edward, sa tingin mo may something sa dalawang yan?" "Ayokong tumingin," sagot ni Edward na hindi man lang huminto sa pagtipa sa laptop nito. "Ikaw naman, huwag mong istorbohin ang pag-aliw ng pinsan ko sa writer ko. Dahil kapag hindi na na-inspire magsulat yang si Ella, lagot kayong dalawa sa akin." "So, may something nga sa kanila?" "Wala." Sumagot siya. "Bakit nga uli kita naging kaibigan?" "Dahil wala ka ng choice." Nanahimik na siya sa kinauupuan niya, sa halip na hayaan ang sariling mabuwang na kagaya nito. Gusto sana niya makipagkwentuhan kay Liam, pero ayaw niyang istorbohin ito sa pakikipagkomperensya nito sa hangin. Kaya laking tuwa niya nang tumunog ang cellphone niya, lalo na nang makita niyang pangalan ng caller. It was Ronan. "Hello?" "Hi, papunta na kayo sa The Alcove?" "Oo." She couldn't help smiling. She couldn't contain her happiness. Nang nagdaang araw lang sila nagkasundo ni Ronan, mula noon ay wala nang sandaling hindi siya napasaya nito. "Pero hindi ko alam kung anong oras kami makakarating doon. Ang dami kasing stopover eh." "I see." "Ikaw, nasan ka?" "Nasa biyahe rin, papunta sa The Alcove." "Pupunta ka rin doon?" "I'm one of Marty's former classmates, remember?" "Teka, nagmamaneho ka pero tumatawag ka sa cellphone? Baliw ka ba?" "Bawal yan." "Relax, uso na ngayon ang speakerphone at headset. I'm using my cellphone's headset."
Okay, fine. Wala na akong sinabi. Tumawa lang ito sa kabilang linya. She slouched in her seat. Parang gusto niyang ma-depress. Bakit nga ba hindi niya naalalang magkaklase nga pala ito at si Marty? Dapat sinabi mo sa akin na pupunta ka rin sa The Alcove para nagsabay na tayo. May inasikaso pa kasi ako. Anyway, sa tingin ko naman ay hindi nalalayo yung distansya natin. Pero mas okay sana kung magkasama tayo sa iisang sasakyan. Nilingon niya ang mga kasama niya. Busy sina Daniel at Ella sa pag-aasaran, si Edward sa laptop niya, at si Liam sa pakikipagkumperensya sa salamin ng bintana. Mabuti nga at tumawag ka, dahil kung hindi, malamang nakausap ko na ngayon ang kamay ko. Ahem, don't tell me, namimiss mo na ako ng lagay na yan. Oo nga eh, kahapon pa kasi kita huling nakita. Os, ganun nakatagal? Kaya pala hinahanap na rin kita. She bit her lip to keep herself from grinning. Hindi bale, magkikita naman tayo mamaya sa The Alcove. Mamaya pa yun, matagal pa. Anong gusto mo? I want to see you now. Imposible yan. Para sa isang taong nagmamahal, walang imposible. Magtatanong pa sana siya, ngunit naputol na ang koneksyon. Naiinis na pinalo niya ang cellphone niya. Pagkatapos nitong landiin ang puso niya, pagbababaan lang siya nito ng cellphone. Naputol ang pagsasendamiento niya nang biglang huminto ang sasakyan nila kasabay ng pagmumura ni Daniel. Kahit siya ay gustong magmura nang makita ang sasakyan na humarang sa daraanan nila. Alam niyang nasa war mode na silang lahat doon. At handang manggulpi ng siraulong driver ng kotseng yun sa harap nila nang bumukas ang pinto ng driver's seat at iluwa na yun si Ronan. Narinig pa niya ang pagbabanta ni Edward sa buhay ng pinsan nito nang lumapit sa sasakyan nila si Ronan at imwinestrang ibaba niya ang salamin ng pinto ng backseat. Hi! Matipid na bati nito sa kanya, sabay lahat ng kamay nito. Let's go! Bigla ay wala na siyang pakialam sa mundo nang makita niyang nakangiting mukha nito. Hindi niya pinansin ang pag-iingay ni Edward at buong pusong tinanggap ang kamay nito. She gave her companions a wave before getting in the passenger seat of Ronan's car. Kahit sa langit siguro ang destinasyon nila ngayon, wala na siyang pakialam basta kasama lang niya ang pinakamamahal na lalaki. What a great place! Napawaw si Elena nang makita niyang The Alcove. Kahit saan siya tumingin ay magandang nakikita niya mula pa lang sa entrance hanggang sa makapasok sila sa resort at makita ang amenities niyon. Elevated ang kinaroroonan nila, kaya tanaw mula roon ang asul na dagat. I've been to many resorts. Ang iba'y sa ibang bansa pa. Pero ngayon lang ako nakakita ng ganito kagandang resort. I'll let Drake hear your praises for his precious, The Alcove. Wika ni Ronan. Pwede rin ba akong mag-member dito? Tanong niya habang pinipigilan ang straw hat niya na tangayin ng malakas na hangin. Hindi na kailangan. Bakit? Dahil member na ako, you can use my membership ID whenever you want or need to take a break here. Nakangiting hinagod niya ito ng tingin. Napakagwapo nito kahit simpleng t-shirt at maong jeans lang ang suot nito. He looked so relaxed and adorable as he walked beside her. His hands tucked into the back pockets of his jeans. Pahihiramin mo ko ng membership ID mo? Sure. Bakit? Kung ayaw mo, di wag. Sabi nito sa halip na sagutin ang tanong niya, kapag kuha na nagpatiuna itong maglakad. Bitin na bitin ang puso niya. Hindi ba ito nagka-girlfriend mula nang magkahiwalay sila? At mukhang kinalawang ng romantic bone nito sa katawan? On second thought, that was a good thing. Wala itong naging girlfriend maliban sa kanya. Ano pang ginagawa mo riyan? Tanong nito nang balingan siya nito. Doon tayo sa beachfront. Mas magandang view ron. I don't know about you, but to me, the view here is perfect. I assure you, mas maganda sa beachfront. I can assure you too that the view is better here. She cocked her head to one side to get a better view of him. Huwag kang mang-aasar. Halika na. Mauna ka na. Dito muna ako. Namewang na ito, tanda na naiinip na ito sa kaartihan niya. Lalo siyang napangiti. Ipinagpatuloy niyang pagmamasid dito. Maganda talaga ang katawan nito. Hindi masyadong ma-muscles pero hindi naman payat. He had long legs, firm hips, broad shoulders, and a handsome face. And a brain to match.
Mabuti na lang at hindi ito nagka-interest na magka-girlfriend mula nang maghiwalay sila. With those qualifications, siguradong walang matinong babae na pakakawalan pa ito. Kung nagkataon ay problema sana niya yun ngayon. It was a good thing he had been too mad at her to get involved with another woman after her. Teka, dapat yata niyang ikalungkot ang huling naisip na yun. Pero hindi na siya nagkaroon ng pagkakataon dahil mabilis na lumapit ito sa kanya. Huminto ito sa harap niya at tinitigan siya. Bigla siyang na-conscious. Masyadong magulo ang buhok niya. She must have looked like a deranged witch with her hair sticking out in every direction because of the strong wind. Walang kwentang straw hat. Maidemanda nga ang may-ari ng pinagbilhan ko noon. You look like a deranged witch. Oh, talaga? Naaasar na sabi niya. Spell deranged. Hindi nito pinatulan ang sinabi niya. Sa halip ay lalo pa nitong inilapit ang mukha nito sa kanya. Naamoy na naman niyang pamilyar na bango nito. Libreng-libre na rin siyang ilapat ang mga kamay niya sa matipunong dibdib nito. Kung hindi lang nagwawala ang puso niya ng mga sandaling yon, kakalimutan na talaga niya ang lahat ng pinag-aralan niya at gagawin niyang mga hindi dapat ginagawa ng isang babaeng Pilipina sa isang pampublikong lugar. A deranged witch, but beautiful nonetheless. Sabi nito, sabay suklay sa buhok niya gamit ang mga daliri ng isang kamay nito. Oos? Sinalubong niyang mga mata nito. Spell beautiful. Y-O-U. Sagot nito. We. Dinutdot siya nito sa noo. Halika na nga, nawawala ng mga pinag-aralan ko sa'yo. He took her hand in his and led the way. Ipinatong niyang libreng kamay niya sa magkadaop nilang mga kamay. Sa pamamagitan niyon ay gusto niyang iparating dito na wala siyang balak na pakawalan pa ito. Kahit sabihan pa siya nito na mukha siyang triceratops. Napabungis-ngis siya dahil sa naisip. Nilingon siya nito. Bakit? Spell triceratops. A-L-E-N-A. Sagot nito. Kapag kuwan ay hinila siya nito patungo sa baybayin. Gusto pa sana niyang magreklamo at mag-inerte dahil sa naging sagot nito. Pero tuwing maaalala niyang spelling nito ng beautiful at kung paano siya nito tiningnan habang isinasagot yon, naglalaho ang lahat ng kaartehan niya sa katawan. Masaya na siya at kontento ng puso niya. Ronan told her she was beautiful even when she looked like a deranged witch. Wala pang sino mang tao na nakapaglarawan sa kanya ng ganoon. Sino ang hindi matutuwa at makukontento niyon sa buhay? Ilang sandali pa'y natatanaw na niyang puting buhangin ng baybayin. Napansin niyang ilang tao roon na tila may kung anong pinapanood. Ano kayong meron? Tanong niya. Mukhang nakahanap na naman ang dahilan ng mga loko-loko kong kaklase para magpa-impress sa female guest. Talaga? Praning kasi ang mga yon. Wika nito. Walang magawang matino lalo na kapag nabobor sa buhay. Huminto ito sa paglalakad ilang metro ang layo sa baybayin at nakakunot noong pinagmasdan ng mga kaganapan. Pinagtutulungan ng ilang kalalakihan ng kung anong gray na bagay na gumagalaw sa hanggang bewang na tubig. Dolphin ba yon? Tanong niya. Oo. Wow! Hawak nito ang kamay niya kaya hindi siya nakawala agad upang makiusyoso. San ka pupunta? Gusto kong ma-impress ng malapitan. Impressed ka sa mga yon? Nagpapanggap lang naman bayani ang mga yon. Alaga ang mga dolphin na yon ng resident veterinarian ng The Alcove. Ipinapahiram niya sa mga siraulong yan ng mga dolphin kapag trip nilang magpa-impress kuno sa mga female guests dito. Kaya nga, gusto ko ngang ma-impress. Pilit siyang kumawala rito. Sige na, gusto kong makakita ng dolphin na nagpapanggap na kawawa at mga taong nagpapanggap na bayani. Para kang sira, bakit mo papatulan ang kalokohan nila? Kagatin na lang kaya niya ang kamay nito para pakawalan na siya nito. Baka kasi hindi na siya magkaroon ng chance na makakita ng dolphin sa malapitan. Pero kung ayaw talaga nito, magtsatsaga na lang siyang tanawin ang mga yon mula sa malayo. Kaya naman nagulat siya nang hilain siya nito sa beachfront. Ngunit ang mas nakapagpatuliro sa kanya ay nang makita niya itong naguhubad ng t-shirt. Teka, bakit ka naguhubad? Napansin niyang napalingon na sa kanilang ilang female guest. Teka, huwag ka mag-burlesque dito, baka mapulmonya ka. Inihagis nitong hinubad na t-shirt sa mukha niya. Dito ka lang. Anong gagawin mo? Magpapa-impress. Dahil hindi siya tumatanggi sa grasya ng Diyos sa kababaihan, sinundan niya ito.
Pero dahil may kataasan ang kinatatayuan nila ni Ronan kanina, dahil hibang siya sa pag-ibig, hindi niya napansin ang tinatapakan niya. Her other foot slipped and she fell on her butt on grassy earth. Hindi niya alam kung bakit sa halip na magreklamo siya sa tinamong kamalasan ay natawa pa siya ng malakas. Nauntog pa nga siya sa katabing poste ng ilaw dahil sa kakatawa niya. Ow! Alena! Nasa tabi na agad niya si Ronan na puno ng pag-aalala ang gwapong muka. Are you okay? Are you hurt? Hiluman sa pagkakauntog, malinaw pa rin rumehistro sa kanyang kakisigan nito. Ang macho. Hey, nasaktan ka na nga, manyak ka pa rin. Sinalat nito ang gilid ng ulo niya na hawak niya. Masakit pa? Medyo, nabukulan yata ako. Hindi ka kasi nag-iingat. Lagi ka tuloy na didisgrasya. Inalalayan siya nitong makatayo. May clinic dito sa resort. Patingnan natin yung bukol mo para malapatan ng tamang lunas. Huwag na, okay lang ako. Maliit na bukol lang naman to, malayo sa sikmura. Tumayo na siya at inayos ang sarili. Medyo masakit pa rin ang ulo niya pero unti-unti nang humuhupa ang pangingirot niyon. 2 taon siyang naburo sa ospital na siyang dahilan ng pagkakalayo nila noon ni Ronan. Ngayong nagtagumpay na siyang makuha uli ang puso nito, wala siyang balak na tumapak uli sa lugar na magpapaalala sa kanya ng mga hindi magandang nangyari sa kanila noon. Oh, ano pang tinatayo mo riyan? Tanong niya rito. Akala ko ba magpapa-impress ka sa akin? Kilos na, bilis! Wala naman akong sinabing sa'yo ako magpapa-impress. Tumayo na rin ito at pinagmasdan siya. Mababakas pa rin sa mukha nito ang pag-aalala. Are you sure you're okay? Tanong nito. Oo nga. Pero mas magiging okay ako kung uumpisahan mo ng pagpapa-impress. Namataan niya ang ilang kababaihan na nakangiting nakamasid sa kanila. Maganda ang mga ito. Parang hindi niya type na magburla si Ronan sa harap ng mga ito. Kung nagseselos ka, sa cottage mo na lang tayo. Anito? Cottage ko? Ang dumi ng suot mong pantalon dahil sa pagkakadulas mo kanina. I'm sure wala ka namang balak na pumarada rito ng ganyan ang suot mo. Ah, yun ba yun? Ang akala pa naman niya ay kung ano na. Sayang. Ow! Sambit niya ng kurutin nito ang pisngi niya. Alam ko kung anong iniisip mo. Wika nito sa bahila sa kanya pabalik sa direksyon ng cottage niya. Sorry, conservative ako. Sigurado kang hindi na magbabagong isip mo? Sige, mang-asar ka pa. Sigurado kang hindi na magbabagong isip mo? Ronan let out a frustrated sigh. Umalingaw-ngaw ang tawa ni Alena habang papasok ito sa banyo. Bit-bit ang ilang piraso ng damit. Nakahinga siya ng maluwang nang makapasok ito sa banyo at isinara nito ang pinto niyon. Lantaran ang ginagawa ni Alena na pang-aakit sa kanya, making him frustrated as hell. Nang magpasya siyang gumanti rito, ay kampante siyang magagawa niya iyon ng maayos. Ang problema ay siya. He kissed her out of anger, but it only revealed just how much he still loved her. One kiss was all it took. Tinunaw ng halik nito ang revenge plan niya. He couldn't believe that the woman who had broke his heart would also be the one who would put it back together again. He wanted to hate her. He wanted to get even with her. But every time he tried to hurt her, it felt like he was crushing his own heart instead. Every time he saw love in his eyes when she looked at him. Every time the pain washed over those lovely eyes of hers when he rejected her. It was just too much for him. So he just kept on turning away from her. It never occurred to him that every time he walked away from her, he left part of his broken heart with her. Before he knew it, she had put it back together again. And he woke up one day with the full realization that he didn't want to lose her again.